poquito na yung beef natin, no? Yes, ready for dinner. So yung pork chop rice po hindi pa tapos. Kasi mamaya pa natin ibibe kasi late daw kakain niya yun. Ito yun ang gagawin ko. So mamaya itatapis natin dyan yung pork chop at saka yung sauce, mix sauce na gagawin natin. Next time, i-video ko kung paano ko ginawa yung pork chop rice ko. Sa ngayon kasi, mahirap sabay-sabay. Basta nasusunod, promise. Para yung gustong magluto din ng pork chop rice, pwede niyo rin gayahin kung paano ang pagluluto ko. Sana magustuhan niyo yung video ko. And guys, please don't forget like and subscribe my channel. Please, God bless all. Keep safe. Bye-bye. Hello guys. Kanang-hapon. Ito na naman tayo guys. Kasi may bisita na naman tayo ngayong gabi. So, ang gagawin natin ngayon, magulo ang kusina. Magulo. Magulo ang kusina. Tapos, so guys, magluluto tayo ngayon ng ano kasi may bisita nga. Ayun, nakaready na yung beef ko. Ang gagawin ko dyan ngayon is curry beef. Kakari tayo. Ayan po, yung carrots niya. Tsaka yung coconut para sa ating carrots. Tsaka ito yung ano niya. Meron tayong sauce na ano. At pampa-anghang. Meron talaga yung pampa-anghang dito. Man lagay yun. Nilagay ko lang sa isang box. Kaya wala ka. Lago sa iba. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ito, isa ito sa mga gagawin sauce na gagawin ko. Tapos, meron pa akong ano. Alam kung nasaan yun. Pero ang alam ko talaga is nandito lang siya. Dito lang talaga siya. Pero hindi ko lang alam is ayun. Sorry. Yung pampanghang. Tapos ito na rin yung ito. Ito siya. Ito lang yung sauce na gagawin ko. Tapos ito yung pampanghang. Yun, ano siya, bawas na yun siya. Pero meron din ako yung ano dito. Kasi mahilig talaga sila sa amin. Ito siya, oh. Yan. Talagang ano ito, talagang in order ng ano ito. Kasi ito yung maanghang. Tapos, yun nga, mag-beef curry ako. Tapos, meron akong chop suey. Mamaya, dadagdagan pa natin ito ng carrot saka yes, dadagdagan natin yan na may gulay. Tapos, ito yung nahuli kong isda. Ito yung nahuli kong isda. I-steam natin yan. Tapos, mag-pork chop rice din ako. Ito yung pork chop. Tapos, hindi pa yung ano. Mag-pork chop rice ako. Yan ang order nila. So, ngayon guys, standby muna tayo dito ha. Kasi, gagawa ako ng ingredients na ano, para pa makapagsimula na ako. So, standby muna tayo dito. So, saan kayo gusto nyo tumambay? Dito lang kayo ha. Ayan. Ang ganda ko dito ngayon ha. Parang puti-puti ko actually. Maitim lang ako. Siguro sa ano lang, sa ilaw. Kaya maputi ako. Ganda kasi ng ilaw sa bahay. Nakakaputi. Pero maitim ako. So, magsisimula na tayo sa ating karibi. Para kasi ano pa yung oras. Kailangan natin na may ano na siya para tamang-tama.
lalambot na siya. So, magsisimula ako ngayon. Magsisimula na. Tularan natin siya ilagay para makita pa na lang. Sabi siguro na kasama ko, nakuluto na kaya siya ng curry. Hindi ko na ito kanina. Yan, ito ang kailangan natin. Yan yung aso ko na kahit sana po, andun siya. So, wala na tayo. Kailangan natin ng mabilis na matataw. Ang gagawin ko ngayon is gawa ko na ito na pala ilalagay yung dumi, okay, para hindi maruming tingnan ang ating kusina. Lad. Saan lad sa inyo ba to? Lemongrass. Alam mo, minsan naiiyak ako dito. Ayan, masisimulan na lang ako dito. Thank you.
lagyan siya ng tubig para tapos, lalagyan natin na siya ng tubig at tubig. At isang lata na so, may ipadagdagan natin. Ipapakuluan pa natin siya ng mga tatlo o dalawa tatlo. Kumaya, at medyo malamit-lamit na siya, lalagyan natin siya ng natanggal. Dalawang oras. Okay, bye-bye muna tayo. Gagawa tayo ng... Ngayon, ang gagawin natin ngayon is prepare tayo ng pork chop rice. Ito na yung coconut na ilalagay ko doon sa curry. Sa curry beef. Oops. Ito. Balutin nyo sa ano. Balutin natin sa tissue. Kasi baka mahiwa yung kamay ng mga nagbabasura. Ayan. Kawawa naman sila, no? Tapos mamaya, ilagay natin dyan sa loob ng lata. Para hindi naman mahiwa yung kamay nila. So, malay nila. Malay ba nila ba? Baka may matulis na bagay. Ayan. Mainit.
meron pa siyang tinti na. Shit natin. Nalagasan na natin yung loob. Ayan, ito na yung pork chop ko. Ngayon, lalagyan na natin siya ng asin at saka pepper. At mamaya, ipiprito natin siya. Prepare natin siya habang gagawa tayo dun sa rice. Saka yun sa sauce niya na itatoppings natin mamaya. Simple lang. Ganito lang naman ang luto, guys. Simple lang. Ako, simple lang talaga ako magluto. Sawa ng Diyos. Hindi naman nagre-reklamo ang mga amo. Tamo. Alam mo, natuto lang din naman ako sa YouTube eh. Kaya share ko lang din sa inyo paano rin ako nagluluto. Sana makuhanan ito ng konting ano, dagdag na lesson dyan sa mga mahilig magluto. Ako hindi ako mahilig magluto noon. Wala talaga akong alam. Pero nung ano, nagpursige ako kasi para nga magustuhan ako ng amo, para pag may i-request nila, gano'n. Tapos nung ano, dati hindi ako marunong mag-follow ng ano, hindi ako marunong mag-follow ng sa YouTube. Ito na yung video na gagamitin natin. Hindi na natin siya. Kasi masyadong maanghang pagka ano, kasi may bata. Balik pa rin natin siya. Tapos mamaya, lagyan natin siya naman. Parang marinate lang muna ang gagawin natin dito. Tapos, i-bake natin siya mamaya pagka oras na ng kainan. Mga 20 minutes. No? Ito yung gusto nila, asin lang, simpleng ano lang, i-asin at saka pepper lang gusto nila. Sa iba talaga, yung nakikita ko doon sa YouTube talaga, lagyan nila ng ano, ng tuyo, sugar, yung sesame oil, tapos corn flour, tapos lagyan ng kunting itlog, tapos lagyan pa ng ano, ganun ang ano. Pero dito sa mga amo, dito sa mga boss ko, napaka-simple lang. Talagay muna natin siya dito. Kasi, siya rin malaki. Ay, okay. Kasi mamaya, i-anohan natin siya ng konting ano, itlog. Ayan. Ano muna natin siya ng mga half hour. Standby muna natin siya para mag-absorb yung asin at saka yung ano niya. Tapos, ang gagawin natin niya yun, habang nakatambay ito, ang gawin natin is, gagawa na tayo ng sauce din. So, gagawa tayo ng sauce. So, bago na, magbukas muna ako ng ano kasi marami akong hulasan. Kibabat na!